Kamusta mga tol? Ayan, sa wakas, no? Naging starter na rin si Kabayan Noldy Clarkson. Deserving naman, di ba mga tol, no? Eh bakit ba sinasabi ko pang nag-improve pa yan? Eh tirayin na natin yan, pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Sa unang limang laro niya mga tol, no? Ang ganda ng laro ni Kabayan talaga eh. 18.8 points per game, taas, no? Meron pa yung 29 points sa laban sa Wolves, ha? 45.2% sa field goals. 42.9% sa 3 points, taas, no? 4.2 rebounds at 5.2 assists. Ulitin ko mga tol, ha? 5.2 assists. Last year mga tol, no? 2.5 assists per game lang to eh. So yan, ayan, yan pa lang eh, no? Nadoble yung assists ngayong season, ha? Nadoble, ha? Pati yung scoring niya tumaas ng konti eh. 18.8 points per game ngayon season. Last year, 16 points per game lang. So halos pares lang naman yung shot attempts niya ngayon eh. Pares lang ng bilang eh. Mas mataas lang talaga ngayon yung field goal percentage niya. Tsaka yung 3-point percentage niya, taas talaga ngayon season eh. So yun muna tingnan natin mga tol, no? Yung scoring niya ngayon season. Last year kasi, 27 minutes per game to naglalaro eh. Pero this year, starter na nga siya, di ba? So naging 31.6 minutes per game na siya. Tumaas ng konti, no? At saka last year din mga tol, 7.6 na 3-point attempts ang ginagawa nito kada laro. Medyo madami, no? 31.8% lang doon yung pumapasok niya. Medyo mababa yan eh. Pero this year ha, 8.4 3-point attempts. So tumas pa ng konti, no? Tapos 42.9% nga napapasok nyo doon. Taas talaga eh. Malaking increase yan mga tol ha. Ganito kasi mga tol eh. Kung mapapansin nyo kasi, no? Better looks talaga yung nakukuha niya ngayong season eh. Tulad niya, no? Wide open yan eh. Dilista mo na yan. Last year kasi marami siyang ganitong tira sa 3 points, yung galing sa mga isolation, di ba? Madalas 2 eh. This year meron pa rin naman ganito mga tol ha. Pero ngayon kasi ganyan, no? Merong screen, wide open na naman eh. O, patay ka dyan. Yan mga tol eh, yan talaga yung maganda ngayong season eh. Tuloy natin ninyo, kita nyo yung screen sa kanya. Wide open na naman, di ba? Kitang-kita yung bakal. Ano pa nga ba? Patay ka na naman dyan. O, ito pa, magandang screen sa kanya. O, staggered screen pa dumaan eh. O. Tapos catch and shoot, nice talaga yan. At hindi lang kasi dahil maganda talaga yung pasahan ng Utah Jazz ngayon eh, no mga tol? Ngayon kasi, eto sample o, kita nyo o. Si Markkanen nasa ibabaw. Si Gobert dati na Jazz, nasa Wolves na ngayon, di ba? Asaan? Ayun, sa ilalim, di ba? Nung pinasa kay Markkanen ng ball sa ibabaw, nag-rotate yung depensa, no? Bakit kanyo? Eh kasi si Markkanen, shooter to eh. Tanong ko sa inyo mga tol ha, kunwari si Gobert pa yung nasa Jazz, pinasahan sa ibabaw na ganyan, mag-rotate ba yung depensa? Hindi, di ba? Pababayaan lang talaga yan eh. Kaya parang ang dali na naman niya, wide open na naman tuloy, swak na naman. O, ito pa ulit, atin nyo, fast break to. Sino yung gadala? Si Longhair yung nagdadala sa fast break. Kaya bang gawin ni Gobert yan? Siyempre, hindi, di ba? Tapos yung depensa, tingnan nyo mga tol, ang dikit talaga kay Longhair eh. Kasi nga, shooter dito si Longhair eh. Kaya tingnan nyo ngayon kung gaano kadali itong pasa na to. Simple lang eh, wide open na naman, patay ka na naman dyan. Nag-gets nyo ba yun mga tol? Kasi nagkaroon ng epekto itong roster change ng Jazz eh. Si Markkanen tsaka si Longhair ang kasama niya ngayon sa loob. Tulad niya, tingnan nyo yung depensa oh. Nagkalutuhan bigla, napapunta pareho kay Longhair eh. Again, ito na naman tanong ko eh. Kung si Gobert ba yan nandyan, didikitan ba yun sa 3 points? Hindi naman, di ba? Kaya open na naman tuloy, simple lang talaga eh, no? Tungkab ka lang. O diba, tingnan nyo, depensa sa fast break. Nakadikit kay Longhair yung depensa. Sinasabi ko sa inyo mga tol ha, kung si Gobert yan, walang pakialam yan, hindi magiging ganyan yung depensa niya. Kasi ang malamang nakukuha dyan kung si Gobert yan, etong si Valanciunas, diba? Pababayaan lang talaga sa labas yan eh. Kaya tuloy, napatulong pa tuloy yung babaw ng depensa. Open na naman tuloy si Kabayan Noldy Clarkson. Patay na naman. Simply put mga tol, no? He's getting wide open looks. Kaya ang laki talaga ng jump sa percentage sa 3 points eh. Ando pa rin naman yung dati, no? Yung solo-solong tirada niya sa 3 points, di ba? Pero talaga mas konti ngayon mga tol eh. Kung tama yung bilang ko mga tol, binilang ko eh. 5 beses lang nangyari sa 5 laro. 5 beses lang nangyari ha. Kung tutusin, kaya naman talaga nito 'yung mga isolation. Magaling naman sa isolation 'to, di ba? Pero kasi kung ako tatanungin mga tol, napakalaking pagkakaiba talaga 'yung ganyan. Yung ganyan, no? Titira ka, kitang-kita mo 'yung bakal. Kaya nag-increase talaga 'yung 3 points niya eh. From 31.8% lang last year, ngayon this year 42.9% sa first 5 games niya ngayong season eh. Tapos sa laksa mga tol, sa mga drive, no? Kung mapapansin nyo, mas madalas na ngayon siya nakaka-track ng mga double teams. Pero ayan, tingnan nyo, iniwan pa rin. Hanip ko na talaga, tol. Yung galing niya sa drive, parang wala namang pinagbago eh, pares lang ng level eh. Parang ganito rin naman mga drive niya last year, no? Yung isa lang napansin ko mga tol, ayan o, oh, yan o. Oh. Yung parang binabali niya muna bago titira, nice talaga eh. Kung naalala nyo mga tol, no? Binreg doon na natin last year to eh. Madalas siya yung ganito mga tol, yan o. Oh. Pa-floater na tira, di ba? Effective din naman yan, maganda talaga yan eh. Magandang arma siyang floater ha. O, ito ba yung floater o. Oh. Kahit ngayon naman, madalas pa rin siya tumira ng ganito mga tol. Pero yung ganito kasi ngayon, yung bubunggo muna, tapos hahang time, tsaka titira. Eh, ito yung hindi ko masyado napansin last year eh. Binabali niya muna, di ba? Tapos mag-Starbucks muna sa ere, tsaka niya titira. Ayos yan, di ba? O, ito ba? Ito ba yung pinakita natin kanina? Ayan o. Nice, di ba? Ganyan-ganyan din ako bumali dati mga tol. Hindi nga lang pumapasok yung tira ko eh.
Pero sa lahat ng nakita ko ngayong season ha, ang pinaka nagustuhan ko talaga sa lahat dito kay Clash sa mga tol, ayan o, kita nyo yan? O, ulitin natin ha. Sinabi natin kanina mga tol, mas madalas talaga nakakakuha siya ng double team ngayong season. Malamang kasi no, kasi wala na si Mitchell eh. So sa buong Jazz roster, si Clarkson yung pinaka-threat sa opensa, diba? Kaya siya nakakakuha ngayon ng mga double team na ganyan. Pero yan, natin ninyo, nice, diba? Ang maganda kasi ngayong ginagawa niya, hindi pwersado na tinitira pa rin niya kahit maraming bantay. Yan, tinan nyo, tatlo yung bantay, oh. Eh di may libre yung dalawa, diba? Ayan, nice pass na naman, tol. Kaya binanggit ko rin kanina na from 2.5 assists last year, naging 5.2 assists yan sa limang laro ngayong season, na double production, no? May isang napakagandang improvement naman talaga, no? Less bad shots kasi, tapos more assists, nice pass na naman, no? Ang napaganda kasi mga tol, no? Yung kakampi niya ngayon kasi, si Markkanen tsaka si Longher, ang ganda ng combination eh. Yan, kinan nyo, kita nyo yung depensa, oh. Kumat pa ilan si Markkanen, di ba? Kinuha ng depensa. Tapos ang nakita nila, ay putya, libre-libre si Longher sa ibabaw. Tinan nyo dalawang player ng Pelicans, oh. Biglang pumunta sa ibabaw, iniwan ilalim para makuha na si Longher, oh. Kaya nalibre tuloy yung ilalim, nice pass na naman yan. Ang dami kong nakitang ganito mga tol. Nakakapasok si Kabayang Nolan Clarkson sa loob, tutulong yung defense sa loob, tapos indadrapas niya na ganyan. Very good ka dyan tol ha. O diba tingnan nyo, dati panira na sa kanya yung ganyan eh. Kita na yung bakal eh. Pero biglang binagsak kay wrestler, nice pass tol. Tapos yung isa pa nangyayari, kapag nakapasok siya sa loob, tapos masikip naman sa loob ngayon, wala siya mapasahan sa loob, meron naman siya mga shooter ngayon sa labas papasahan. At tingnan nyo, wide open si Baklo sa corner, nice pass tol, patay yan. Ay, ang galing mo girl. Yung maganda rin kasi talaga ngayon, ang daming player ng Jazz na threat sa labas, no? Yung si Conley, maganda rin ang kamay niya sa labas, di ba? So ngayon, nai-utilize ng husto ng Jazz yung mga salaksak ni Clarkson. Para siya na ngayon si Mitchell dati, eh. Kick out ulit, oh. Nice na naman, oh. Yung offense naman ng Jazz, ganito naman dati pa. Last year, ganito na, eh. Ngayon lang siguro mas okay kasi nga, kahit yung bigs nila, tumitira pareho sa labas, eh. Nice pass na naman, oh. Kahit sa fast break, mga tol, ha? Kung tama yung bilang ko, meron siyang nagawang limang assist sa fast break sa limang laro, ha? Para tuloy nag-iba yung tingin ko bigla dito kay kabayang Nolan Clarkson mga tol, no? Parang hindi na kasi buhay yung tingin ko dito eh. Mas naging team player na siya ngayong season, no? Mas namamasa na talaga eh. And it's really a good thing para sa Jazz mga tol, no? Nakompose ng role players eh. Kasi mas nagiging maganda ngayon yung hati nila sa production. Kaya pass break ulit, tingnan nyo, nauuna si Kadjo to. Ipasa mo tol, yan, nice pass na naman tol. So yun mga tol, no? Tingin ko talaga dito kay kabayang Nolan Clarkson, nag-improve talaga yung laro nito ngayon eh. Dati kasi, oo, nandun yung score niya, di ba? Score talaga to eh. Pero meron kasi mga pagkakataon dati, pilit talaga yung tira nito eh. Alam mo kasi medyo one-sided yung laro niya, gusto palagi tumira, di ba? Gusto niya palagi i-score siya eh. Pero ngayon kasi, mas naging balance na talaga. Mas pili yung mga tira niya ngayon, mas magaganda eh. Pag masikip yung depensa, pasa kaagad sa libre. At dahil doon mga tol, no, nagresulta yan na mas mataas na field goal percentage, pati sa triples niya tumaas din. Tapos yung assist niya, na doble pa. At most likely mga tol, no, pati yung sahod nito, madadoble o kaya matitriple pa eh, pag nagpatuloy yung ganyang kagandang laruan yan. Painok ka naman, tol. O yun yung pangimagas, maglagay yung mga hitan ng kabayang Nolly.